Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Pinagpalang araw po, tayo po ay muling magsama-sama sa pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Salamat po Panginoon sa pag-iingat mo sa amin at sa mga pagpapalang ipinagkakaloob mo. Banal na Espiritu, samahan mo po kami at bigyan kami ng bukas na puso at pangunawa sa iyong salita. Tulungan mo po kaming sundin ang iyong mga aral na siyang nagpapabago at naglilinis ng aming buhay. Malwalhati ka at maparangalan, pinupuri ka namin. Ikaw ay tapat at dakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Joshua chapter 9. Sa verse 1 and 2, ang sabi, ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan, at sa baybay ng dagat Mediterranean hanggang sa Lebanon, sa dulong hilaga. Ang mga haring ito na mga Heteo, na mga Amoreo, na mga Kananeo, at na mga Perezeo, at mga Hevita, at na mga Jebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Joshua at ang bayang Israel. Ano ang aral na makikita natin sa tagpong ito? When you obey and live a God-honoring life, the enemies will conspire against you, and they have one goal. That is to prevent you from living the life God wants for you. Sa verse 3 hanggang 6, nilinlang ng mga taga-Gibeon si Joshua at ang Israel. Dahil sa takot nila sa mga nabalitaang ginawa ng Israel, nais nilang makipagkasundo. Kaya nagpanggap sila na mula sa malayong lugar. Ang sabi sa verse 4 at 5, nagdala sila ng pagkain, at kinargahan nila ang kanilang mga asno na mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpud at butas-butas na sandalyas at damit na gula-gulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. The enemy played a trick on Israel. Ito ay larawan na nagpapaalala sa atin na ang kalaban ng ating kaluluwa ay maraming pamamaraan. And he will always play tricks and exploit our weaknesses to take hold of us. He is a deceiver. Ang sabi sa 2 Corinthians 11 verse 14, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Ang paalala ng salita ng Diyos ay mag-ingat tayo sa mga panlilinlang ng Diablo. Lalo na sa huling panahon kung kailan magiging matindi ang deception. Mapapansin natin na sa ating kapanahunan, hindi na madaling ma-identify ang kasinungalingan mula sa katotohanan. And with the prevailing humanistic philosophy, sino man ay mahirapan na malaman kung ano ang tama o mali o kung ano ang sa Diyos o sa Diablo. At ayon sa hula sa salita ng Diyos, ang mga mapanlinlang na espiritu ay papasok at makaka-impluensya kahit sa mga kalipunan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga maling turo. At ayon sa Matthew 24, marami ang maililigaw. Maliban na lang na tayo ay maging sensitibo sa mal na espiritu, we could also be deceived. Kaya ang bilin ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Huwag nating hayaang magmistula tayo mga biktima na nilalapan ng leon na umaatungal. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid, naghahanap ng malalapa. Bago pa man magsimula ang pagsakop ng Israel sa lupang pangako, nagbili na ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises sa Deuteronomy chapter 7, 1-6.
ang sabi ron, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang pitong bansang nauna sa inyo roon, lipulin nyo silang lahat. Huwag nyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Ano ang dahilan ng utos na ito ng Panginoon? Sa verse 4, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Tandaan po natin, ang pakikipagkasundo at pag-aasawa sa mga lahing ito ay magdadala sa kanila palayo sa Diyos at magtutulak sa uri ng buhay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Si Pablo ay nagpaalala din sa mga mananampalataya ng kahuwig na pag-uutos. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang 18 ang sabi, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na parabang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba't tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ano raw ang magiging bunga ng pakikiisa o pakipagkasundo sa mga taong wala sa Panginoon? Ang sabi sa verse 4 ng Deuteronomy chapter 7, kapag nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Ang bilin na ito ay binigyang diin at malinaw na ipinaalala sa Israel. Ang sabi sa verse 5 at 6, kaya nga gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, durugin ang mga imahe ng kanilang mga Diyos si Asherah at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kayo ay bansang itinilaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Ang pagpapawalang halaga sa bilin na ito ay maaring mauwi sa pangmatagalang epekto o bunga. It could be an annoyance, a burden, and worse, it will totally lead you away from God. Sa verse 7 at 8 ng Joshua chapter 9, nagpakita na ng pagdududa ang mga pinuno ng Israel sa mga taga-Gibeon. Ang sabi, baka kayo'y mga taga rito, hindi kami maaari makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue, handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? Sa halip na tanungin ang Panginoon, nadala na naman si Joshua at ang mga pinuno ng Israel ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga mata. Nagpaliwanag ang mga taga-Gibeon at sa verse 11 ang sabi, tinikman na mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. Ang kanilang pakipagkasundo ay bunga ng kabiguan nilang sumangguni sa Diyos. Ano ang aral na makikita natin dito? Ito ang aral. Even the man closest to God is prone to commit mistakes. Ano ang maaring dahilan nito? Una, ang likas na kahinaan ng tao. Pangalawa, marahil dulot ng kanilang sunod-sunod na tagumpay, tulad ng una na nating nasabi, tila naging overconfident sila. Ang sabi, hindi man lang sila sumangguni sa Diyos. Mapapansin natin na matapos ang tagumpay sa Jericho, nakatikim ng pagkatalo at kahihiyan ng Israel sa AI. Ang dahilan? Nalimutan o hindi sumangguni sa Diyos, bagkus mas naniwala sa payo ng mga espiya
at hindi rin nalaman ang kasalanan ni Akan. Nang maitama nila ang pagkakamaling ito, nagapi nila ang AI. Ngayon, ito na naman ang mga taga-Gibeon at nakalimot o hindi na naman sila sumangguni sa Diyos. Ano ang aral dito? Even leaders who supposed to get instructions from God could be overcome by pride or weakness or fatigue of war. And the regularity of the routine in the ministry could cause the leader to neglect or forget his first responsibility, that is to consult and listen to God. Kaya napakahalaga na lagi nating idinadalangin at pinibigyan din ng mga paalala ang ating mga namumuno sa gawain ng Diyos. Hindi po sila mga Diyos para hindi magkamali. Itong pandemic, marami tayong natanggap na kahilingan na ipanalangin ang mga frontliner na sila ay pagkalooban ng malusog na pangangatawan at ingatan na huwag maigupo ng mismong sakit na kanilang sinusugpo. Alam natin na marami mga frontliner ang tinamaan at naigupo ng virus. Ano ang dahilan? Because of their higher exposure to the virus at ang pinakakritikal na kanilang hinaing, kulang sila sa suportang pangproteksyon at kagamitan. There is a parallel truth with our frontliner in the fight against unseen spiritual forces. Marami ang mga nasa frontline ng ministry ang nagupo. Ano ang maaring dahilan? Hindi kaya kinulang din sa suporta, sa pananalangin at pagpapaalala? Sa mga sumusunod na mga talata, makikita natin na naging problema sa Israel ang pakipagkasundong kanilang nagawa. Bagamat nagawa nila ito ng panandaliang solusyon ng gawin nilang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh ang mga taga-Gibeon, naging pangmatagalan ang epekto ng kanilang pagkakamalang ito sa buhay ng Israel. Makikita po natin kung ano ang naging epekto ng hindi lubos na pagsunod sa utos ng Diyos na huwag makipagkasundo sa mga itinuturing na kaaway. Isang pagkakamaling nagbunga ng mas malawak na suliranin sa Israel at pagdisiplina sa kanila ng Diyos. Ang bilin at paalala ng Diyos sa Israel sa Deuteronomy chapter 7, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa inyong mga kalaban. This is another parallel truth sa ating mga mananampalataya. Let us be reminded again that when God tells us to do something, we must do it without question and without bargaining. And when it comes to obedience and holiness, God cannot compromise, so must we. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwala. Continue to give us wisdom and the ability to discern your will and your way that we may not be deceived and overcome by the enemy. Sa araw-araw po kami ay sasandig at magtitiwala sa iyo. Sa kapangyarihan mo, banal na Espiritu, kami po ay magpapasakop at susunod, sapagkat ikaw ang magdadala sa amin sa katotohanan. Panginoon, ingatan mo ang iyong mga anak mula sa panlilinlang at kasinungalingan ng Diablo. Suhayan mo ang aming pananampalataya at huwag mo pong itulot na kami ay panghinaan ng kalooban sa gitna ng patuloy na nagiging kaganapan sa aming paligid. Sa gitna man ng hirap ng sitwasyon, mananatili kaming aasa at mananalig sa iyong katapatan at sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin patuloy na itinatagubilin ang aming buhay sa bawat sandali. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Marami pong salamat sa pagsama niyo sa pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Hanggang sa muli po, God bless us all. Great is thy
thy faithfulness, Lord, unto me.